Biro lang daw at hindi dapat seryosohin ang mga banta ni Pangulong Duterte laban sa mga obispo't mga pare. Sinabi niya ng Malacanang matapos daw makatanggap ng death threat si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Sa kabila nito, tuloy ang birada ng Pangulo laban sa Simbahang Katoliko. May report si Joseph Morong. Tatanggap sana ng Human Rights Award sa isang universidad si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Pero hindi siya nakadalo. Sa pahayag ng obispo na binasa ng kanyang kapatid na si Professor Randy David, may mga natatanggap daw siyang pagbabanta. I am requesting my kuya, Randy David, to please represent me in this morning's ceremony. For over a week now, my mobile phone has been buzzing with text messages written in screaming and intimidating capital letters telling me that I was next in line for execution. Nagalok naman daw na security ang Caloocan Police pero tinanggihan daw ito ni Bishop David. Sir, I said, as far as I know, your ultimate superior is the president himself. I recall he was the first to pose a grave threat against my life. Matatanda ang ilang beses na nagkagirian ang Pangulo at si Bishop David na isa sa mga kilalang kritiko ng kampanya kontra droga ng gobyerno. Sa kanyang mga talumpati, mismong si Pangulong Duterte ang bumasa sa mensahe ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle tungkol sa death threat umano kay Bishop David at ilang pari. Good day po. Greetings from Rome. I was informed that Bishop David, some priests got death threats from someone claiming to be working for the president's family. Just to let you know, baka may naninira, thanks, we pray, kay Bong. Kasunod nito, sabi ng Pangulo, huwag daw dapat seryosohin ang kanyang mga pahayag laban sa mga obispo at pari. Babala pa niya, siya ang makakalaban ng sino mang mananakit sa mga religious leader. Pero hindi nawala ang kanyang mga birada. Yang aming away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisyap pati kardinal. Hindi yan sila kasali sa rokos, political rokos. Ano man makuha ko pagpatayin ko yung pare? Mas marami pang mabiyuda, malay mo, tatlo ang girlfriend niyang yan. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, biro lamang daw ang hirit ng Pangulo na patayin ang mga bishop. If it's cracking jokes, it's a joke. He was not threatening anyone. If it's an hyperbole, then it's not an encouragement. Sa kabila niyan, tuloy pa rin naman sa pagbanat laban sa Simbahang Katolika ang Pangulo. Muli niyang pinuntirya ang issue ng sexual abuse sa loob ng simbahan. Dahil daw sa pang-aabuso sa loob ng simbahan, darating daw ang panahon na makakalimutan ng mga tao ang Katolisismo. Pag inabot ng libog, madre, kung ang mga bakla, ang niya, mga bata, who needs a religion like that? Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala niya. Bilang tugon, ni-repost ni Bishop David ang kanyang sinabi noong March 2017. Marami na raw nagsabi noon pa man na mawawala ang simbahang Katolika. Pero kahit daw may mga kasalanan at kahinaan ng mga miyembro nito, hindi mabubuwag ang simbahan hanggat nagpapakumbaba raw sila sa pag-amin ng kamalian at may ginagawang hakbang para itama ang mga ito tulad ng ginagawa ni Pope Francis. Sagot naman ng isang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na alampasan ang simbahan ng lahat at tatagal ito higit pa sa 25 taon. Mamamatay ang tao ngunit mananatili raw ang simbahan. Joseph Morong, GMA News.